Good morning mga ka-Jonggo Habits. Aalis na naman tayo, gagala. Tingnan nyo. Kakalabas lang ng araw. Maaga tayo para marami tayong makita. Naglakad na lang ako. Hindi ko rin ginamit yung Ducati ko. Malapit lang yun. Tatawid lang dun eh. Tulay. Magkikita kasi kami ng kasama kong hapon, Simpay, Rex, Dennis. Pinag-usapan namin doon na daw kami magkikita. Gamit yung sasakyan ng hapon. Yeah. Mamaya ulit. おはようございます。フェリックスラッパ。おはようございます。あけまして、おめでとう。ピニューイヤー。え？怒っとる？ダメダメダメ。ここ？ほんまに？すごい。俺来たらおるってびっくりしたわ。あけましておめでとう。あけましておめでとうございます。OK、may premium daw si Dennis kasi siya nauna na karating dito. Ito ang premium niya daw. Pakita mo yung premium. Doctor Amayl. Timing. Good time bukala sa malayo. Magtatay. Bit-bit na lang ng buwan. Spiridoro. Okay, kompleto na po kami. Dito na si Pyrex. Say hi. Bye. Hi, Master. Papunta po kaming Wasushan Island. Wasushan? Dadaan kami ng Seto Bridge, yung pinakamahabang tulay. Yung tulay na nasali sa Guinness, sa yung pinakamahabang railroad bridge sa buong mundo. Yeah. Kaya, abangan nyo.
Okay, malapit na po tayo sa Sinto Bridge. Yung pinakamahabang railroad bridge sa buong mundo. Natatanaw ko na po siya. Starting now. Tulay. Bali, anim na tulay ito pinagtuktong eh. Kaya, tawag ito Sinto Bridge. Sinto, kaya nga. Sinto, diba? Sinto. Itong dinadaanan pa namin is pangalawa pa lang ito. Ang pangalan ng tulay na ito is Kita Bisa Sinto Bridge. Eh, may kutigo ako. Alam nyo ba yung Great Sinto Bridge is napabilang sa Guinness Book of Record? Ang bridge na to ay pinakamahabang railroad bridge sa buong mundo. Ito ay kumukonekta sa Kagawa Prefecture at saka Okayama Prefecture. Doon kami galing sa Kagawa Prefecture. Sinimulan tong tulay na to since 1978. Tapos natapos siya ng 1988. So almost 10 years din na paggawa. Kung susumahin yung kilometro niya, nasa 13.1 kilometers. Pag sasakyan naman, aabot din ng 20 minutes dire-diretso galing doon sa Kagawa papuntang Okayama. Tapos pagkadadaan kayo dito sa tulay, siyempre dadaan kayo ng toll gate, may bayad po yun, 3,500 yen. 4 lanes po siya, yung sa taas, tapos sa baba 2 lanes sa train. Yung sa taas naman is mga sasakyan, pero yung bullet train dito dumadaan. Ang nagastos dito sa paggawa nito is umabot siya ng 7 billion US dollar. Tapos, yung anim na pangalan ng tulay na pinagdugtong, lalagay ko na lang po sa monitor. Kaya na po bahala magbasa. Kasi mahirap din magbasa ng niyong ko eh. Tapos, nung ginawa to, 13 workers ang namatay sa paggawa lang nito. Kaya, pasalamat tayo dun sa 13 workers na yun. Natapos din nito. Pagka dumaan ka dito sa bridge na to, tatlong island yung madadaanan mo. Yung isa is Yoshima Island, pangalawa is Iwakuro Island, pangatlo is Hitsu Ishi Island.
dito kami. Dito kami nagsimula eh. Naka-kwan pa kami, naka-dalawang tulayt kalahati pa. So may kwan pa. May ilan pa? May tatlot kalahati pa. Mahaba yan. Yan. Anim na tulay yan eh. Pinagdugtong. Hello, konting explanation ko lang ha. Itong bilog na to, hindi lang to basta-basta bilog lang. Kapaloob dito yung mga cable. Ilang cable yan pinagkuhan, pinagsama-sama. Hindi ko nabibilangin. Ito yung cable na ginamit dun sa kaluwat kanan nung tulay dito. Yun, ikuhan mo dun this. Nakikita nyo yun. Yun siya. Ito yung ginamit nila ng mga Japanese. Oh, galing. Piraso, marami yan. But may space pa no? May space pa yung iba. Gigilid mo nis para kuwan. Yan. Malaki siya. Kaya matibay yung tulay. Okay, huh? Play. Yung cable niya. Ipasayan mo daw sa niyong gupay. Cable no Nagasa, Seng Ropia Krokodyo Metro. Ano yun sa Tagalog? Grabe, yung cable niya, ang haba ng cable niya, 1,660 meters. Oh. Tapos yung tons niya, to, cable no, it's mang roxing sambia kutong. Na? Bigat no? Bigat. 16,300 tons. Guy wa. Oh, grabe. Wow, so guy. Oh my god. Oh my god. Wow. Ito itong bawat kulay nito. Kayang magbuhat ng tatlong sasakyan yan. Tatlong isang kulay, sasakyan. Kulay. Sa isang kulay, tatlong sasakyan ang kayang buhatin dito. Papakita po natin mga kaibigan, dito po makikita yung isang hexagonal niya kayang magbuhat ng tatlong sasakyan. Yan. Grabe no? Akala ko tubliron yan. Diba yun no? Kaya pala. Kailangan pala ulugan yun ng coins. Kaya pala wala akong makita eh. Yun o, no, nakikita nyo yun. Yun. May train. Dumaan. Kyuki natin. Wait lang, may pahabol ako. Bakit kaya nila tinayo itong tulay na to? Bakit? Kasi nung wala pa ito, ang way na pag-travel nila sa or pagtawid nila sa kabilang island is ferry. So nung 1955, sa hindi inasahan, may nangyari. Kasi nga, ferry yung gamit nila. So nung time na yun, nung panahon nung 1955, makapal yung pugs. So yung ferry, hindi niya makita yung nasa harapan niya. Kaya sumubsob dun sa dalampasigan ng Takamatsu. Kaya na lubog. At saka 171 katao ang namatay dahil dun sa aksidenteng yun. Kaya simula nun, nagplano sila both side yung sa Kagawa na side at saka Okayama na side, nagplano sila na magtayo ng tulay. Ito. So sa 1955, tapos sinimulan nung 1978. Di ba ang tagal ng pagplano? Grabe sila magplano, no? Pero, tingnan nyo na, perfecto yung pagkagawa. Kaya ang galing mag-isip ng mga Japanese. Okay, continue na namin yung pagtawid dito sa Sito Bridge. Nakadalawa pa lang kami. Nakadalawat kalating tulay pa lang kami. So may tatlot kalati pa. May dalawang isla pang stopover. May dalawang isla pang... Ewan ko lang, mag-stopover pa to si driver namin. Yoshima.
sunod. Kasi tatlong isla yung madadaanan nito. Ito yung pinakauna. Ano pa alam ng tulengan dito, Pai? Yoshima Island. Yoshima Island. So may dalawa pa, pero parang diretso na ata. Pa Okayama. Kaya see you later.